Panoorin nyo to! Muling uminitang usapin tungkol sa Maharlika Investment Funds matapos nga itong mabilis na mailusot sa kamera. Pero bago pa yan, may ilang content creators na ang todo depensa rito. Yun nga lang, hindi makatotohanan ang ilan sa kanilang sinasabi. I-fact check po natin yan. Mga kapatid, ito pong YouTuber na si JIL Review TV ang tampok sa ating fact check ngayong araw. Hindi lang isa kundi dalawang bahagi ng kanyang video ang ating susuriin. Una, ang sabi po niya na pag-iiwanan na raw ang Pilipinas pagdating sa aspeto ng sovereign wealth funds o yung kagaya ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Tayo na lang po na bansa ang wala pong wealth fund, sovereign wealth fund. Yes, wala tayo na lang po. Confident pa si Kuya. Ang daming ganyan sa YouTube. Makakontent lang. Kaya binibigyan kayo ng ensimada eh. Sinuri natin ang kanyang pahayag dito sa Facts First PH kasama po ang Rappler. At napatunayan po natin hindi yan totoo mga kapatid. Dito pa lang sa Southeast Asia, natuklasan natin wala ring sovereign wealth fund ang bansang Myanmar at ang Cambodia. Base po yan sa 2022 Investment Climate Reports ng US Department of State. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos. Sa parehong video, sinabi rin ni JIL Review TV na ang ibang developed countries, kagaya po ng China, nagsiyaman daw dahil daw sa mga sarili nilang versyon ng Maharlika Funds. So yung mga country na yan, mga kababayan, mayayaman ho sila. Mayaman ho na country na yan. Bakit? Dahil po sa wealth fund. Mga kapatid, misleading at kulang po sa konteksto ang pahayag na yan. Pwedeng makatulong ang wealth fund sa pagpapataas ng revenue ng isang bansa, pero marami pang economic policies na ginawa. At ito matindi dyan. May maniniwala pa. Isishare pa nila yan. Ay nako, what happened to our education? Patuloy na ginagawa ang mga developed countries para dumami ang kanilang kita. Sa kaso po ng China, noong late 1990s pa lang, binigyan pansinan ng mga eksperto na bukod sa pagbubukas sa foreign trade, nakatulong din daw ang pag-relax sa price control ng Estado, pag-invest sa mga industriya at edukasyon para sa nasa workforce o yung mga nagtatrabaho. Naging workshop of the world daw ang China dahil naging aktibo sila sa global trade. Kaya nga dumami ang mga made in China na produkto. Mga kapatid, tila po hindi na talaga mapigilan ang mga posts at videos na mali-mali at mapanlin lang. Kaya't magtulungan po tayo para itama ang mga ito. Eto lang ha. Una-una, hindi ko ho ito inilalabas para laitin ho yung vlogger ha. That's not my point here. My point here, kasi I wanna distinguish yung mga matitinong vlogger na hindi naglalabas ng fake news at yung mga katulad nito. Diba? Kailangan mo talagang makita yung pinagkaiba ng mga matitinong vlogger na nagsusumikap mag-aral, na nagsusumikap ng best nila na para talagang maghatid sila ng tamang balita at hindi iniimbentong balita. Diba? Kailangan na ho natin kasi alam nyo kung bakit, nabababoy na ho ang vlogging eh. At sa totoo lang ho, no wonder ganun ang turing ng Malacanang sa mga vlogger nila. Kasi alam mo nila na yung logic ng mga vlogger nila, hindi naman sa bobo, pero mababaw. Ibig sabihin ng mababaw, feed them anything and they will not question it anymore. Yun ang problema kasi ngayon eh. Porque they have yung outlet. Social media. May outlet sila, so ilalabas na lang nila kahit na ano. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Noong panahon ng Hapon, hindi ko na lang sasabihin kung anong year, 2000, 2010, na nagsimula kami ng grupo namin sa pagbabanda. Para mapasok ka sa isang bar na magkaroon ka ng regular gig, kailangan malupit ka. Ang taas ng anan dyan. Talagang magaling ka, tapos entertainer ka, kailangan babalik yung customer dahil sa'yo. Napakalupit ng
just for you to bring out your talent to the world through the gig sa bar, you really have to be someone. Ibig sabihin, magaling, entertainer, may talent. Pag hindi, lagpak ka sa audition. Diba? Yun ang katunayan, yun ang totoo. Kaya, salang-sala mo, kasi ang daming banda nun eh. Eh yung bar, hindi laman lahat, maraming bar. Diba? So salang-sala talaga dun sa bar, magagaling talaga yung performer. Yun ang katotohanan. Eh ngayon, ito problema. Dumating ang social media. Sa social media, pwede nang kumita ang mga bar, mga singer, kung sino-sino man. Oh. Kaya, hindi na kailangan mag-audition since it's a free platform. So, kahit sino na lang, kanta ng kanta sa social media. Hindi, wala ko akong pinatatamaan dito, Anharot, ha? Hindi ikaw yun. Ikaw, triple lang talaga kumanta. Hindi para sa pera, ha? Hindi sa pera. Hindi si Anharot, magaling ka, mahilig ko kumanta. Pero hindi dahil sa pera, kaya siya nandi dito kumanta. Trip lang niya talaga na ipalandaan yung boses niya. Pero, meron no kasi na talagang, Wala nang katalent-talent, ilalabas pa nila sa social media yung kanilang pagkakanta. Diba? Kasi nga, kikita sila. Diba? Yun ang punto dito. Okay? So ngayon, eto mga vlogger, since wala, meron ng social media, dati salang-sala mo kung sino lang yung pwedeng mag-vlog. Ngayon, dahil sa social media, libre na. Libre na mag-video, libre na mag-ganto, lahat na kung sino-sino na nagba-vlog. Hindi ba ho, naintindihan niyo ibig ko sabihin, kaya bumababa. Ibawin kay Anharot, si Anharot naman kasi hindi naman niya ginagawa yung pagkanta because of money, okay? Hindi ho because of money, dahil passion niyang kumanta, okay? Yun ang punto dito. Yung iba kasi, kaya pumupunta sa social media, gusto nilang kumita. Eh tapos, wala na yung quality, yun ang totoo, di ba? Eh kaya nga, etong mga vlogger ngayon na daldal lang ng daldal sa social media, wala nang ka-quality-quality. Basta makapaglabas lang sila, makakuha ng green screen. Ang green screen, kaya ginagawang green screen po yan. Kasi ilalabas mo yung picture mo, ikokroma. Hindi ibig sabihin green screen na rin yung background mo. Yung mga simpleng sanang pinag-aaralan lang po sana natin eh, 'di ba? Yung mga ganun, alam mo simpleng bagay, malalaman mo kung isang vlogger eh sincere sa kanyang pagbablog. Sa kanyang itsura pa lang, pagbablogging pa lang, oh. Paggamit pa lang ng audio, maayos na kasi sincere ka eh. Meron kang talagang gustong mangyari. Minus Degree Bikerman, salamat po. 'Di ba ho, 'yun yung punto natin dito. Eh ngayon, kaya nagkakaganito mga vlogger, kasi nga po, binigyan nyo ng halaga kuno eh. O pinapasok nyo sa Malacanang para matawag silang vlogger. Tuwan-tuwa naman, nagbukbang. Ano ba? Ginagawa nyong katsitsipan ng vlogging eh. Kaya tuloy hindi tayo nire-respeto ng mga media minsan. Hindi ko tuloy masisi minsan ng media kung bakit ang sama ng tingin sa mga vlogger. Maniwala kayo sa akin nung in-interview ako ni Rambo ng Rappler. Gusto ko talagang ilabas sa kanya lahat yung huwag niyong nilalahat ng vlogger ay sablay. Hindi ho lahat. Marami yung vlogger na nag-aaral. Marami yung mga vlogger na nagtsatsagang mag-aral para talaga maipresenta ng tama yung katotohanan. Yun ho eh. Diba ho? Eh ang problema, yung mga katulad niya nang sumisira.